Hi and welcome to my YouTube channel. Hooray! Yes, mga Meltics. Sobra akong excited kasi first time ko itong gagawin. Ang vlog natin ngayon ay mukbang. So, kakain tayo. Alam mo, hindi ako nag-lunch eh. Kasi talagang I'm saving myself for this vlog, itong mukbang. Anyway, bago lahat, nandito tayo sa Orabel Grande. Ayan, Orabel Grande. Napakaganda dito. Naka-lock-in taping kasi kami for Paano ang Pangako. Sa TV5 to, weeknights, 7:15. Bago mag-ang probinsyano. Kaya panoodin nyo kasi ang daming pasabong ng show. Eto na ang ating guest, none other than si Mr. Pedro Penduko. Eto siya, si Matt Evans! Hello guys! Hello! Ganda pa na siya yung lahat. Ganda pa sa YouTube channel ni Sir Ben. Meltics. Oo, kami ni Matt Evans, kami ang bagong love team sa Pangako. Hindi. Ito si Matt Evans, ika nga ni Marco Alcaraz, brotherness. Yes, syempre, brotherness. Yan, brotherness. Tapos, Matt, magmumukbang tayo. Okay, kakain lang tayo ng kakain. Bago ang lahat, kasi diba nakalakin tayo, so nagpapadeliver lang tayo, yes, diba? So, guys, dito sa San Pablo City, may na-discover ako. Kasi browsing through the Instagram, nakita ko yung Salome's Home Kitchen. And nung nag-post ako nun sa Instagram Salome's Home Kitchen, nag-order ako ng Hainanese Chicken. Tapos matalam yung kinain ko yan, wow, sobrang napakasarap. Yes, and sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng hindi ako makapag-vlog ng pagkain ng Salome's Home Kitchen. Tama. So, kailangan. So, follow them, Salome's Home Kitchen, on Instagram. Food delivery to. So, whenever you're in San Pablo, hidden treasure yan. Halika na. Ang ganda ng packaging nila. Sabi na mo naman, yung party tray. So, ito yung party tray nila. Ang ganda. Tignan mo, basahin mo yung Salome's Home Kitchen yan sa IG ha. At meron din silang Facebook. So, ano lang, na-amaze na ako dito sa packaging nila. Mahilig ako sa mga DIY eh. Oo, ito, diba? Sa mga future entrepreneur dyan, yung mga gusto nyo magnegosyo, ito yung pinakamagandang sample na Salome's na makukuha nyo. Totoo, at saka alam mo kasi syempre, packaging is everything. Diba? Kung maganda ang package mo, for sure, maganda yung product. Attractive, diba? Kasi tignan mo, Matt, kunin mo yung isa. Oh, ang ganda, oh, pang party tray. Oh, diba? Bongga. Ito na, para tayong nag-unbox. Hindi namin kasi alam kung ano yung parang dito. Okay. 1, 2, 3, go! Wow! Ooh, wow! Grabe naman to. So, ready ka na ba? Oo. Kaka mo natin, oh, pakitinan mo muna. So, spare ribs. Tapos, of course, meron siyang marble potatoes. Meron siyang Hainanese chicken. Ito yung in-order ko. Tapos, meron siyang fish fillet. At meron siyang salad. Okay? Kompleto, regado na ka. Kompleto. So, kapag kapaparty ka, di ba, misalit birthday o anuman, di ba? Pwede. What, 3 to 5 persons na suyo? Pwede, oh, 3 to 5 persons. Hindi ka na! Ay, tara! Hindi ka tingnan nyo kung namin tinitira to. Tinitira! Ay, di ba? Panalo ah? Panalo, kaya. Tikman mo to. Sige. Solid dos kayo rin sila. Okay. Salome's! Huwag nyo po makakalimutan ng Salome's on kitchen. Sobrang panalo. At saka yung rice, di ba? Tikman itong Hainanese chicken. Itong Hainanese chicken nila talagang ano, to die for. Very good. Ako, specialty ko, magsaing. Ang sarap! Diba, may sinasabi na ano, pangitong ka, tapos huwag kumakain. Oo, well. Pag itarayin ko naman itong salad. Oh, ayan o. Oh. Marami. Ang ganda ng presentation, may mga pabuloklak pa o. Oh. Diba, kinakain naman siguro yan ano. No, tingnan nga natin yung bakal. Sakto din siya sa... Sakto... Sarap na. So, pwede rin siya kung may mga kasama kayo na vegetarian or hindi mahilig sa ano. Pasok pa rin po. Oo, walang ang oo, di ba? Kumakain tayo.
po ng katanungan. Ding, 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 ding. Unang tanong. Matt, may experience ka na ba sa gays? Gays? Ha? Wala. Pero, ang tanong sa akin, bigla ano ba? Yung tanong, no? Oh, may pa. Out of the blue gate, yun naman ako pwento sa kaya Matt Evan. Kasi diba, ang guwapo-guwapo, mga medics, ang guwapo-guwapo, I'm sure, diba, maraming mga ano din, mga gays na talagang mamuhumalin sa'yo, Matt. Well, pero masasabi ko na fan ko yung mga gays. Pogi, lagi nila ako pinupuri, simula bata ako. Kasi yung mami ko din kasi, nagtrabaho sa salon, sa parlor. So, yung bata ko, marami na akong nakikilala na nasa LGBT community. So, lumaki ako na gano'n. Sa greatest love. Yung greatest love ako na yung role ko dun, gay ako dun. So, ito lang ba? Oo, kuya. Okay. Yun sa akin, parang, ang saya din na nakita mo nung bata ka, yung paano. So, nung nagkaroon ako ng part na, ay nung role na gay ako, i-apply ko agad. Tama. Kasi kumbaga, meron ka ng ano eh, foundation. Totoo. Na nung growing up, nakita mo itong mga, di ba? Yung nuances nila, yung mga... Yes. Diba? You love gays naman, di ba? Yeah. Wala akong problema sa... Kasi syempre, alam mo na. Dito, sa industry natin, talagang lahat tayo. Lahat tayo halos dito. Kumbaga, lahat ng representation nandito sa trabaho natin. Tama. So, one thing's for sure, dito sa trabaho natin, mahalaga yung camaraderie, diba? Yes. So, yung pakikisama, yung paano mo, paano ka tumutok ng tao, diba? Mm-hmm. Paano mo sila irespeto, yung bilis sila, o ano man. Tama. Yan. Good answer. Nasagot naman. Nasagot mo, o, panalo is time for yours. Meron ka na bang family ngayon? Oo, yeah. Actually, 4 kids na ako. Ha? Oo. Ang sipag mo. Bigay na rin. Oo. One boy and 3 girls? Mm-hmm. Oh my! Wow! Ilan taon ang panganay? Yung panganay ko, turning 14 na this year. Okay. So meron akong uli kong iho, tsaka Tres Marias. Pero yung uli kong iho mo, yun yung panganay? Panganay. Ay? Okay, solve ka na doon. Oo. So may tagabad na yun yung tatlo. Oo. May uli na. Yung tatlong prinsesa mo. Oo, kaya. Oo, kailangan natin na kaysa. Ang ganda ng party 3 kasi, nagko-complement ang bawat isang ilaw. Salad ka na, may fish fillet, may Heinz chicken, meron kang spelips, meron ka ngayon. Ito yung, para sa akin, ito yung walang umay. Well, hindi ka mauumay kasi hindi ka dumukot ng kahit na ano, mauumay ka dito. May pang balansi sa lahat. Mga kondibis rin, kompleto sa usawan. Tama wow! Naman. Hainanese chicken. Gutom pa yata. In-show. Paano ang pangako? Well, una pa lang napagkabasa ko yung script, sobrang promise mo. Yes. Nung paano, Pasko kasi nagsimula yan. Oo, last year, di ba? Sobrang blessed kami lahat dito dahil nakakaano, book 3 na yata tayo. Yeah. Hindi natin yung na-express mo talaga. So, book 3 na ito, di ba? Mm-hmm. Napasama kami ni Desiree Del Valle. Oh, kasi, guys, etong paano ang pangako, napaka-promising yung show. It has so many twists. Yung pagpasok din namin ni Des, iba din. Yung character ni Eric, kasi Matt plays Eric, I play Tamisha, si Des, Natalie. Magka-jumble-jumble yan, magugulat kayo. Ayokong ma-preempt, no? Kaya kailangan panoodin nyo. Paano ang pangako, weeknights at TV5? 7:15 po yan. Before ang probinsyano. And wala kayong dahilan para bumitaw. Hands down, talundo ako sa production na to. Direct Percy, Direct Jules, Direct Sobra, the whole production. Sobrang maraming salamat. Nagmumukbang kami. Andiyan si John Lapus. Kasama namin. Oh, mukbang. Sa galing. Galing niya sa Salumes Home Kitchen. Pinadala talaga dito. Yes, para magkaroon kami ng mukbang. Saan yung Salumes? Dito. Sa San Pablo lang. Diba? Baka bet mo, halika na. Mamaya lang. Hindi ka kakain mo. Hindi ka mamigay ng kayo. Yung namin. Oh, magluluto siya. Oh, si Sweet. Siya si Manang Kitty. Dito sa Paano ang Pangako. Diba? Pag nakita nyo, diba? Dito sa Aura Bel Grande. Sobrang at home ka dito. Relax kami dito. Ding. Ilang taong ka na sa showbiz? 14 yata. Okay. Wow! 14 year ko na yata this year. So far,
wala na akong maiikinig. Aww. Yan ang binigay sa akin. Sa akin, kaila, yung longevity na lang ng career talaga yung iniisip ko na ngayon. Pero, sobrang fulfilled ko na sa career. Best na natutunan mo doon sa 14 years ng pagiging aktor? Nakikinig ka. Yung pakikisama yun ngayon, pamaradery na sinasabi ko. Kasi, paalam ko lang sa'yo, Memel. Nag-start kasi ako, 7 years old pa lang ako, nagtatalent na ako sa Once Upon a Time. Oh, wow! Alam mo yun, parang hindi ko siya inisip na, uy, balakarang magiging artista ako. Yung thinking ko, gusto ko yung ginagawa ko, yung time makita ako, nakakakulong ako sa pamilya ko. Diba? Hindi ko ina-expect na mabibigyan naman ng oportunidad na, eto, nandito ako, nakapasok ako sa PBB, hanggang ngayon nandito ako, nag-aasawa at anak na ako, ga-artista pa din ako. So, bigirang-bigira yung ganun eh. Lalo na sa mga sa amin, na mga bata, galing sa reality show. So, dun ko nakita na, well, kailangan mo talaga yung professionalism. Number one yun. Yun nga, mag-isama. Siyempre, respect sa lahat ng trabaho. Yun yung pinakadala sa akin. At siguro, isa rin yun sa dahilan kung bakit humabot ako ng ganito. Dahil ako lang, alam mo, Matt, ang similarity natin, nag-start ako 8 years old. Oh! 8 years old ako. Tapos, yun nga, sumali ako sa contest, sa Minuto contest. Tapos, nanalo kami. Tapos, nagka-commercial ako sa Pepsi. Tapos, dun ako nag-start. Hindi ko, kumbaga parang pinaghirapan ko din. Kasi syempre, alam na lahat, porque kapatid ko si Maricel Soriano. Totoo. Kaya ako naging artista dahil kapatid ko si Maricel Soriano. Hindi po. Nag-start po talaga ako ay pinaghirapan ko din po yung pagiging artista. Katulad nung nangyari sa amin ni Matt. Kaya yung ibig sabihin ni Matt, yung professionalism. Kasi along the way, di ba, along the way, ang stiff kasi ng competition ngayon sa pag-artista. Kapag ka meron kang kapag meron kang attitude problem, you're out. Ngayon, talaga, you have to stick na dapat professional ka. And at the same time, hindi ka lang professional, kailangan consistent ka. Kapag magaling ka, magaling ka. Totoo. Kapag ka ganun, hindi ka mawalan ng trabaho, dire-diretso, kukunin ka. Diba? Oh, and to that note, kumain pa tayo. Matagal na ka rin kasi nag-ano sa akin eh, Matt, ang dami nagre-request na, uy, mag-mukbang pa naman. Hindi pa ako makaano. Paano ako mag-mukbang ganito? Yun na nga, nung pumunta na ako dito, yung nag-locking dito tayo, nakita ko nga itong sa Lumes Home Kitchen. Kaya sabi ko, oh, now it's the time for me that mukbang, to do that mukbang vlog. Kasi, ang sarap eh. Dapat na kumain si Joel. Si Joel ang kumukuha sa amin ngayon. Si Joel tagaan niya, taga Aurabel, taga dito, di ba? Kaya thank you, Aurabel, talaga sobrang thank you, Aurabel. Shout out daw sa buong pamilya ni Sir Joel. Thank you. Shout out sa family ni Joel. Then sa mga tao dito sa Aurabel, sina Dean, sina Julian, sina Clarence. Diba? Oko. Sina yung mga nito. Sina Reven. Ano ang i-expect nila kay Eric sa paanong pangako? Expect nila kay Eric na, well, syempre, si Eric, alam naman natin na may pagkamamasbuhi. So, makikita nila dito kung paano niya i-handle yung being, yung niya sa buhay niya, kung paano niya gagawin yun nang hindi siya nakikinig sa magulang niya na. At ipinutuwid niya yung mga pagkakamali niya na nagawa niya kay Hope. Hello. Sir Dean. Si Dean, yes. Dean, say hi sa aking vlog. Yan. Si Dean, isa siya sa mga nag-ano sa amin dito, nag-asikaso. Matt! Thank you so much for raising this vlog. Kung ito ko yung player ng siya, salamat din ako na natikmang ko itong mukbang na ito. At sobrang ulitin ko ito. Gusto ko mapatikin din ito sa wife ko, sa kids ko, at syempre sa mommy ko. Ang party eh, no? Maganda pagka whenever you're here in San Pablo, sa Lumes Home Kitchen. Follow nyo sila sa Instagram at sa Facebook. Sobrang matutuwa kayo kasi talagang walang hapon lahat eh. Meltics, maraming salamat sa panonood. Kaya sa lahat ng mga taga dito sa San Pablo, maraming din salamat sa lahat ng mga taga San Pablo for the warm welcome. Diba? Na binigay sa amin ang Aurabel number 1 and of course yung mga iba pa mga locations na napupuntahan namin.
Yung Sitio. Sitio Amor. Sa Sitio Amor. Maraming salamat din. And of course, thank you for sa Idea First Production. Dahil kung wala sila, wala lahat ng ito. Hindi ko madidiscover ang Salome's Home Kitchen. Follow Instagram. Diba? Free ba? Sempo, pakifollow na lang sa Instagram. Yan ang Salome's Home Kitchen. Look at the packaging. Look at the tray. Amazing. Yep. Diba? Thank you, mga Meltics. I'll see you soon. God bless. Siyempre, kumakain kami. Yan, di ba? Ang ganda-ganda. Ang sarap-sarap. Wow. Ang ganda ng presentation ng Salome's Home Kitchen. Of course, I'll take this opportunity na rin, Matt. Kasi sa Manila, speaking of food delivery, meron din kasi kaming business. It's called Mucho's Kitchen. Yes. Yan, mga family heirloom recipes kami. Kaya please also follow Mucho's Kitchen. Pag nasa Quezon City kayo, Manila area, order kayo doon. Ako pa nagluluto. Okay. Titira ulit kami. Yes.